away from home. Mag-isa lang ako dito. So, masarap dito tumambay, kumain, ganyan. Siyempre, hindi ako kakain ngayon kasi ako ay nag-e-exercise. Nakagat ako nalang nakakain. Hindi pa ako kumain eh. Tapos, nauna na kayong kumain dyan. Hi! Hi mga ka-vlog, vlog, 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 vlog. Ang ganda ng paligid, no? Ayun na. Guys, anong gusto nyo pag-usapan natin? Free ako ngayon kasi day off ko. So, anytime, anywhere, ako pwede akong mag-stay ng ilang oras. Pag-usapan natin ngayon kung paano ang pag-motivate sa sarili para mag-exercise. O, diba? So, pag matanda ka na, kailangan mo ng motivation, diba? Kasi, ayan, katulad nyo na. Maraming nag-exercise yun. Mga matatanda na yan. Ayan. Mga kailangan nila ng ano, ng ehersisyo sa katawan, no? So, ayun lang. Ang motivation ko, feeling ko kailangan ko na naman magbawas ng timbang is yung ano, pumatong ka sa kiluhan, di ba? Pagpatong mo ng kiluhan, ay, umangat ang kilo ko. Ayan, exercise na naman si Inday, di ba? Ang motivation mo rin para mag-exercise ka is yung pagtingin mo sa salamin, lagi ka mong tumingin sa salamin, huwag yung madayang salamin, ha? Tumingin ka sa salamin na, ano, yung totoong salamin. Pagtingin mo, ay, ang laki na ng tiyan ko, kailangan ko na may bill na, yung gano'ng katulad nito. Ayan. Pag may makikita ka ng ganyan-ganyan. Ayan, umpisahan mo na, Diyos mio, baka lumaki pa yung lumaki, di ba? So, ganun guys, tumingin sa salamin, umapak sa timbangan, tapos, tingnan mo yung katawan mo kung medyo nangihina ka na or malakas ka pa ba sa araw-araw na trabaho. Kasi dito sa Hong Kong, kailangan mo talagang maging malakas eh. Hindi lang puro higa-higa ka lang kasi lalo ka manghina. Sasakit yung mga katawan mo. So, ganon. Tips number one, pumatong sa may kiluhan kung tumaas na yung timbang mo. Tips number two, tumingin sa salamin kung lumalaki na yung mga bilbil mo o hindi na kasya yung mga small mo na t-shirt, naging medium ka na or large. So, kailangan mo na magbawas ng timbang. Pangatlo ay tingnan mo kung nanghihina na ang iyong katawan. O, diba? Pag medyo manghina ka na yon, simulan mo na. Pero, ugaliin talaga guys, everyday mag-exercise. Kasi yun yung kagandaan sa atin, diba? Kasi nakakatulong talaga siya sa immune system natin para mapalakas. Pero pasakin na kaya natin yung mga gulay-gulay. Lalo na ngayon, diba, pandemic. So, kailangan mo talaga kumain ng masarap na pagkain tsaka exercise, no? Ano pa bang tips natin, number 4? Makinig sa mga friends mo. Uy, tumataba ka na, friend. Huwag mong isipin na, ano ba yan? Katawan ko lang binabantayan nyo. Bakit hindi yung katawan nyo, diba? So, makinig ka sa kanila kasi sila yung nakakakita sa'yo virtually, yung buong katawan mo ba, sila yung nakakakita. Pag sinabi nilang tumaba ka, ibig sabihin, tumaba ka nga, diba? Huwag mo siyang i-deny sa sarili mo na tumataba ka na, diba? Denial, minsan eh, lalo kang naging baboy na. So, sorry naman sa mga tumataba at di mapigilang kumain. Sige, go lang. Kanya-kanya tayong style sa buhay kaya go lang, pagka nasasarap ako sa pagkain, sige, gora lang, gora. Ay nako, actually guys, stress ako, no? So hindi ko alam kung paano gagawin ko sa mga steps ng mga tatrabawin ko sa Pilipinas. Actually ang pag-ibig ko is namomroblema ako kasi malayo ako, diba? Tapos yung checking na issue ko nung from January to June, hindi winidraw ng pag-ibig. So, kasalanan ko pa ngayon, diba? Hindi nila na-withdraw. So, ngayon, ako mamroblema kung paano ko gagawin. So, mamaya, pupunta ako sa pag-ibig center dun sa consulate. Tapos, tatanong ko kung paano ko siya mabayaran kasi yung pera ko nakapondo lang dun sa banko. Nakakainis niya eh. So, ako pa ngayon mamroblema. Tapos, ang pangalawang stress ko, yung ticket ko, hindi maribok-ribok kasi dumadami yung cases ng ano, COVID sa Pilipinas. Ay, so, yung Cebu Pacific, walang flight, as in zero. Ano lang sila, puro sila cargo.
ayaw nila mag-risk ng magpasakay ng pasahero tapos magpuro positive lang lahat. So, walang flight yung Cebu Pacific until further notice na naman. So, tatawagan ko ulit yung Cebu Pa kung anong gagawin dun sa ticket ko sa August 15. So, pangatlong, ano na siya, schedule. So, hindi ko alam kung i-rebook ko siya or i-refund ko or i-gagawin ko lang siyang ano, nakapondo lang dun. Tapos, pangatlong iniisip ko pa is yung process ko, no? Ando na tayo sa kalagitnaan, nakapasa na tayo sa exam, tapos medyo okay na rin yung processing natin. So, medyo hindi ko lang siya gaanong ini-include sa vlog ko kasi hindi pa tayo sure ball na maokehan yung papel natin. So, baka mamaya mapansin ng amo na nagpa-vlog pala ako tapos nangalikot ng YouTube. Alam mo na, bawal mo na malaman yung application. So, yun lang guys. So, maggagawa ko ng vlog tungkol doon pagka maayos na yung papel at naipasok na siya sa na embassy. So, ngayon, tahimik muna ako kasi baka ako rin yung sa sarili ko magpapahamak, diba? So, yun na muna. Wala muna akong sasabihin tungkol doon sa processing. Pagka nagawa ko naman na yun at naging successful yun, sigurado ako magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano ko siya ginawa at kung ano yung mga steps na pinagdaanan ko at kung magkano yung nagastos ko doon at kung madali lang ba o mahirap. Or dadaan ka pa ba ng agency or ikaw na mismo sa sarili mo maglakad ng papeles mo. Okay na yun. So guys, ano muna, secret muna, secret files muna kung ano yun. So, lalabas na lang yun sa vlog ko, lagi lang kayong mag-antabay, tapos mag-subscribe, mag-like, o diba, sa mga raw materials ng vlog ko. So, maraming tips-tips dyan guys, kung paano mabuhay sa mundo ng mabayaba, diba? So, hindi lang tips sa pag-online selling, healthy body, process din ng life, paano maging successful, paano magkaroon ng sariling bahay, tapos paano pa ba. Lahat ng tips guys, ibibigay ko sa inyo para maging umunlad din yung buhay nyo. So, ganun lang guys. So, kung medyo nahihirapan kayo sa pag-online selling, maghanap kayo ng way kung paano kayo kumita ng extra, di ba? So, ngayon pa easy-easy lang muna tayo kasi dahil lockdown nga sa Pilipinas, wala pa rin shipping. Wala akong stocks. Kaya ang beauty ni Inday, rest lang. Jogging lang. Exercise lang, ba? Diba? So, yun lang muna. Tapos, ano pa ba? Siguro, pagka nakauwi ako ng Pilipinas, yun, antabayanan nyo rin yung pag-vlog ko ng pag-turnover ng bahay. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Nagawa ng walang office yung engineering. So, yung susi ng bahay, hindi pa namin makuha-kuha. So, yun lang muna. So, hindi ako makapag-vlog tungkol sa bahay na nakuha ko. Actually, yung bahay na nakuha ko, ano lang siya, hindi ko pa naman siya titirhan. Pero, ano na siya, ready to move in na siya. Kompleto na siya. May tiles. Kompleto na. CR. Lahat. May bakod na rin. Lahat. So, full package po yung kinuha natin, guys. So, para wala na tayong intindihin. Kasi masakit din sa ulo magpagawa maya't maya. Gagastos ka rin ng almost 500 or something ganun. So, ang kinuha natin, guys, is full package. Para hindi na tayo mag-isip ng ilalagay pa. Mag-isip ka na lang ng appliances na ilalagay sa loob ng bahay. Tsaka yung mga kama, unan, ganun. So, yun, investment lang yun, guys. So, hindi muna siya titirhan. Kasi may bahay pa naman yung asawa ko. So, dun muna sila nakatira. Dahil sa ngayon, hindi rin pwedeng lumipat. Basta. So, ayun, nagtutulak si kuya ng bike niya, oh. Kasi, bike lane talaga itong tabi ng dinanda, ng binavlog ko. So, yun na yun, guys. Ay, 9 o'clock na, guys. It's time to go to see another chapter ng aking day off. So, tapos na tayo sa chapter ng pagja-jogging, exercise, tips ng kagandahan ng katawan. So, tayo ngayon ay pupunta na ng city. Doon na tayo sa maraming tao, guys, para hindi naman tayo magmukhang outcast, diba? Okay, goodbye na sa napakagandang view dito. So, lagi-lagi nyo makikita every Sunday nagpa-vlog ako dito.
So mag-comment lang kayo dyan kung anong gusto nyong i-topic natin, no? Para mabigyan ko rin kayo ng aral at mabigyan ko rin kayo ng konting knowledge about sa kung anong gusto nyong itatopic. So pagka na-upload ko yung video na to, mag-comment kayo sa baba. Tapos sasabihin nyo lang kung anong gusto nyong itopic, kung may mga gusto kayong malaman, ganyan. So makakatulong ako, no? So mga nakakabuti, anong mga pagkain na kinakain ng mga nagda-diet, or anong ginagawa para maging successful online selling, paano makakamit yung bahay, paano magkalaman yung bangko ng 6-digit na ba? Oo, 6-digit up, no, di ba? Oh, gustong-gusto nyo yun, di ba? Kasi karamihan sa atin walang bangko, walang ipon. So sa akin kayo magtanong kung paano ko nagawang maging 6-digit yung aking bank account, di ba? Oh, sabihin mo lang, kuripot ako, hindi ako nagmamakdo lagi, hindi ako nagja-jalibi lagi, hindi ako nagsha-shopping lagi. So ako ay napakasimpleng tao lang. So, may bahay na ako, may 6-digit pa na bank account, o ano pa bang gusto kong mangyari sa buhay ko, diba? So, pagtsatsaga, pagpupursige, at ano pa ba? Yun na guys, sana may natutunan kayo ulit. Hanggang sa susunod, mabuhay tayong mga OFW dito sa Hong Kong. Bye-bye!